Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Kumusta po ang lahat? Kumusta po ang mga naharas at ginugulo pa rin ng mga online lending app? So sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo at sa video na to pag-uusapan natin ang P2Q. So napansin natin ang dami pong nag-mention about po sa P2Q, ang experience nila lately. Yung mga umutang po kay P2Q. So si P2Q ay kasalukuyan po nasa more than 1 million ang total number of downloads ng kanilang app sa Play Store. At nakakuha po sila ng 4.4 star ratings mula po sa 139,000 na reviews. So medyo marami-rami na din ang masasabi nating nagiging biktima nitong P2Q na to. Una nating nasalamuha or nabigyang pansin ang P2Q sa ating website ang usapangpera.ph noong April 11, 2019. So medyo may katagalan na itong P2Q na to. Ang dami na nilang natulungan daw. So sinabi kong daw kasi nakausap natin yung mga umutang sa kanila, hindi naman daw nakakatulong ang pera na nakuha nila kay P2Q. Kundi ito pa yung nagbigay sa kanila ng sobrang sakit ng ulo at yung iba nga ay hindi na nakatulog dahil po sa pinagagawa ng kanilang mga collectors. And then, nagawa na rin natin ng reviews dito sa Usapang Loan at Online Lending si P2Q. Pagkatapos nating ma-review siya sa website. Pero ngayon, mukhang hindi po maganda pa rin. Wala pa rin pagbabago. Mula noon hanggang ngayon, si P2Q ay patuloy pa rin ng bibiktima, nanluloko at nanghaharas pa din kapag hindi po kayo napagbayad. Well, naintindihan natin na negosyo po nila yan at may pera po na involved. Kaso lang, hindi naman siguro din deserve yung mga umutang na ganun ang gagawin ng mga collectors. Maliban sa tatakutin, hinaharas at pinapahiya pa sila. So nakakaawa yung mga biktima. Kung kayo po ay biktima ng collectors ng P2Q, please huwag mag-alala. Huwag kayong magdalawang isip. I-share niyo po sa amin ang bagong experience niyo sa kanila. Kasi kung titingnan natin dito sa website, ang dami pong nag-comment about sa hindi magandang or hindi makatarungang paniningil ng mga collectors ni P2Q. So sa ating video din sa P2Q, na-mention din doon na hindi lang namamahiya kundi ang laki-laki pa ng processing fee at ang laki ng interest. Si P2Q ay kasama ni UPeso. Si UPeso may sariling ano yan, may sariling app at kukumustahin din natin dahil pareho po sila matatagal na po sa larangan or sa mundo ng pagpapautang. Pero unlike sa iba na mga online lending app, pagdating ng I think more than 3 years, nagbago, may binago po sila para hindi tuloy yung mawala. Ang daming hindi magandang reviews sa P2Q, pero until now hindi pa rin napasara. Kulang pa ba? So, okay, dagdagan natin yung mga biktima ng P2Q. Kayo ba ay papayag din na marami pa din silang siguro maluloko? 2019 pa sila, hanggang ngayon ganun pa rin, walang pinagbago. Kaya nakakaawa po yung mga biktima. Gaya ng ating reviews both sa website at sa ating YouTube channel, si P2Q ay kahit rehistrado po siya sa Securities and Exchange Commission ay ganun pa rin siya, wala pa rin pinagbabago. At pagdating naman sa pagiging loan shark pa rin siya. O, yan po yung ating factor number 2. Loan shark, malaki ang processing fee, mataas ang interest rate, at napaka-iksi ng kanilang loan term or yung term ng pagbabayad. Still, 7 days at saka 14 days pa rin ang binibigay nila. So, hindi pa rin siya advisable na
rest ninyo yung sarili ninyo sa pag-utang sa kanila dahil ikaw pa naman. 7 days lang ang ibibigay na palugit. Saan mo hagilapin yung malaking halaga na halos kalahati para lang mabuo mo yung kailangan mong bayaran. Kasi kung hindi nyo po mababayaran sa gustong oras at panahon, sa due date, yung factor number 3 na pagiging data privacy violator ay lalabas po sa Pisopio. So, si Pisopio ay still, binaviolate pa rin nila yung data privacy. Ano ba yung data privacy? Yung mga impormasyon na ipinagkatiwala niyo po sa Pisopio ay gagamitin po yan sa mga collectors. Kasi binibigay din ng mga pamunuan ng Pisopio sa kanilang mga collectors yung inyong personal information. At yung personal information na yan, yun yung gagamitin nila panglaban sa inyo para pwersahin kayo magbayad. Oo. Kailangan magbayad kayo kasi kung hindi kayo magbayad, ipapahiya at guguluhin nila ang buhay mo. O, sa pamamagitan ng pag-post sa inyo sa social media. Magte-text ng kung ano-ano sa mga number sa inyong phone book. Hindi kayo patutulugin kahit 10 oras ng gabi, naniningil pa rin. Nagte-text, tumatawag. Ganun po ang gagawin ng mga ula collectors. Para lang talagang magbayad kayo at para sahin kayong magbayad. Siyempre, kikita sila kapag nagbayad kayo. I think wala tayong malinaw na na impormasyon kung magkano ang makukuha nila, pero malaki talaga ang percentage na makukuha nila kapag na-forward na po sa collecting agency yung mga accounts ninyo dahil nag-overdue na kayo. Kaya sila din po ay ang mga OLA collectors talagang gagawin ang lahat. Kahit ikakasama pa yan ninyo as mga borrowers, kahit magkakasakit pa kayo, kahit ma-hospital pa kayo, wala silang pakialam. Diba, marami sa inyo ang sumubok ng makiusap, humingi ng paumanhin, lahat ng pakumbaba ay ginawa nila pero wala, hindi pa rin sila natinag. Tuloy-tuloy pa rin yung pangaharas at wala. Pati yung pamamahiya, pananakot hanggang dyan pa rin. Kaya, kung forward na po sa collecting agency ang inyong accounts, wala na. Didilim talaga ang mundo ninyo. Kahit ano pang gagawin ninyo, wala na. Masisira talaga yung magandang reputasyon ninyo sa inyong mga kaibigan at kamag-anak. Mga kasamahan sa trabaho. Kaya, ang payo namin, huwag po umutang sa mga online lending app. Kasi kung tutuusin, hindi naman talaga sila nakakatulong sa atin pagdating po sa pangangailangan natin ng pera. Okay lang sana kung maliit lang yung interest. At maliit, kung pwede lang sana, walang processing fee. Siguro, yun masasabi natin na ang mission nila ay tumulong sa mga kababayan natin. Pero wala eh. Ang laki-laki po ng kikitain nila. More than the amount na matatanggap ninyo. So, para saan yun? O, di ba? Isang malaking panluloko at pang-i-scam talaga ng harap-harapan. Para sa mga naging biktima na, sigurado naman siguro na hindi na kayo uulit. Pero, please naman, i-share niyo po ang mga videos natin dito sa mga kaibigan ninyo para sila din ay hindi maging biktima at magaya sa inyo. So, napakasakit isipin at damdamin kapag ang inyong mga kapamilya at mga kamag-anak ay magaya sa inyo. Magiging biktima din sa inaharap kapag hindi po natin sila nasabihan, hindi natin sila na-warningan or hindi natin na-share yung mga impormasyon na tinatalakay natin palagi dito sa usapang loan at online lending. So again, sa mga viewers natin, paki-like palagi ang ating mga video para marami ang marating ng video natin. Makakarating sa kung sino-sino na lalo na yung mga target ng mga online lending app, yung mga inosente na walang kamuang-muang, basta lang nanonood ng mga videos, biglang lalabas yung mga ads ng iba't ibang online lending app. Nag-offer ng napakagandang offer, tapos dahil sa sobrang curious at excitement ay agad kayo nagpindot-pindot, na-approve kayo, and then doon yung nalalaman na yung mga nasabi pala doon sa ads ay kasalungat doon sa mga totoong mangyari sa iyong loan computation. So wala na, huli na, hindi na pwedeng bumack out. Kasi kung baback out ka, ganun pa rin, mahaharas at mapapahiya ka pa rin. Sana bago natin pindutin yung mga ads or mga link ng iba't ibang mga online lending app,
pag-isipan muna natin kung ano ba talaga ang mangyayari kapag pinasok natin yung agreement with online lending app. Shoutout pala sa lahat ng ating mga viewers. Maraming salamat pala sa ating 31,000 na subscribers. Maraming salamat sa walang sawang suporta sa ating mga walang sawang subscribers na palaging nag-support sa amin. Ang aking mga members na nag-spend talaga ng pera para makasuporta. Maraming salamat sa inyo. Abangan nyo po ang mga next update namin ng iba't ibang mga online lending app na mula pa noon hanggang ngayon ay walang pinagbago. Patuloy pa rin na nanluloko. So, abangan nyo po yan. Thank you very much po. Hanggang sa muli. Paalam.